Hi, hello, and welcome to another episode of the Kuya Dev Tidbits podcast. I am Rem, and I am your Kuya Dev. So for today, I want to discuss something na medyo nagpintig yung tenga ko. Actually, dati pa to. It was a comment that I read somewhere on one of the posts, I forgot where. Basta, someone was complaining about career shifters. Na ang tema ng complaint niya is parang inaagawan ng trabaho ng mga career shifter ang mga fresh graduate. Kaya nahihirapan daw yung mga fresh graduate na makahanap ng trabaho. Na I found that very mali yung mindset na ganun sa tingin ko ha, because that's what they call zero sum mindset. Na kapag explain ko lang kung sa mga hindi nakakaalam ng zero sum, ang ibig sabihin noon is kapag may nananalo, may natatalo. Siguro sa ibang industry ganon, na pag may ibang nakakuha ng trabahong yan, of course, may ibang mga natalo na hindi nakuha yung trabahong yun. Oo, siguro pagkatinignan mo sa tech din, sa tech industry, pagkatinignan mo yung maliit na sample lang, tumingin ka, isa, dalawa, tatlong job vacancies. Siyempre, tatlo lang yung makakuha nun. Tapos ilang kayo nag-apply, di ba? Tatlo lang yung mananalo, the rest, talo. So, somehow, I get naman kung saan siya nagagaling. Pero, nandun ako sa kampo ng abundance mindset. Naman na marami yan. Maraming opportunities. Pagka inisip mo maraming opportunities, marami rin yung darating sa'yo na opportunity, di ba? Pagkatingin mo, sa tingin mo, kakaunti lang opportunity, mahirapan ka nga talaga. Kasi, parang sumasara yung paano ba siya i-explain? Parang self-fulfilling prophecy siya. Na sinabi mong kaunti lang ang pera mo, kaunti nga lang talaga yung magiging pera mo. Diba? Parang, I don't know how that works actually, but siguro nararanasan niyo rin 'yan, yung ganun na na pag-iisip na yun nga, laging scarce ang resources. Laging kakaunti lang ang opportunity. Pero in reality, if you look at it at the broader perspective, hindi lang sa dadalawa, tatatlong trabaho. Even hindi lang sa loob ng Pilipinas. If you look at it globally, napakalaki ng gap between the demand for tech talent and the supply for tech talent. So napakalaki ng pie. So nag-aagawan kayo sa maliit na portion ng pie. Di ba? Nag-aaway-aaway kayo dyan. Iniagawan ako ng trabaho. Ganun yung pakiramdam mo. No, wala namang mga degree yan. But in reality, yung portion ng pie na yun, kakapiranggot lang, as ang laki-laki ng pie, tapos ang unti-unti nyo lang kakain dun sa pie. Kasi, yun nga, kulang na kulang sa talent ngayon. Ang tech industry. Kulang na kulang sa tech talent. So, kasi lang mapapayo ko sa mga ganun lang iniisip is huwag niyong tignan yung mga career shifter na inaagawan kayo ng opportunity. They are not stealing opportunities from you. Una sa lahat, hindi porke graduate ka, entitled ka na sa trabaho. Hindi ganun nangyayari yan. Kahit ano pang industry, hindi porke may diploma ka,
eh, automatic, sa'yo yung trabaho. Hindi ganun nangyayari yan. You have to prove yourself pa rin. Oh, I don't know if you heard that. Medyo kumikidlat, kumukulog. But, nawala ako. So, ayun nga, hindi porke you got this degree, entitled ka na agad sa opportunities na meron sa ano sa job market. Hindi ganun 'yun. Lalo na sa tech industry, wala silang pakialam kung saan ka mag-graduate. O kung gumraduate ka man lang. No? I'm speaking generally ha, kasi may mga companies na they value college degrees. But in general, lalo na globally, they don't care. You know? Just prove to this company that you can do the job, that you have the skills required for the position that you're applying for. Kasi diploma, what does it mean, you know, in reality? What does it mean? It's just a piece of paper, you know? Yeah, sige, pinaghirapan mo siya for 5 years. Yeah, it proves na kaya mong gawin yon. Napaghirapan ng isang bagay. But it doesn't necessarily mean that you have the right skills for the job. Kailangan mo pa rin patunayan yon. And the same goes for certificates. Yeah, you have the certificate, but you still have to prove yourself. Kailangan mo pa rin patunayan na kaya mong gawin yung trabaho. Kasi may mga, siguro naman alam nating lahat 'to, no? Laganap 'to lalo na sa Pilipinas na maraming universities na hindi updated yung curriculum. Maraming graduates in IT and computer science. But wala sila nung skill na kailangan ng industry. And I know kasi I tried to recruit fresh graduates and I was really disappointed kasi they didn't have the skills. Siyempre, hindi ko nila lahat. Ah. May mga iba rin na exceptional naman talaga. But yun nga, in general, in my experience, and yung mga kwento rin ng ibang kakilala ko, yun nga. Yung mga graduate sa Pilipinas ng IT or computer science, they don't have that the skills needed by industry. At doon pumapasok yung mga career shifter na nagkataon naman na yung inaaral nila na concepts, eh yun yung kailangan ng industry. So, you know, they have that skills eh. So, you know, parang common sense na rin, di ba? Siyempre ako, hiring manager ako kunwari, o kaya ako, ako rin mismo, team leader, naghahanap ako ng talent. Saan ako kukuha? Kasi may nag-apply na career shifter and a college graduate. The college graduate, nung tinanong ko, halos walang kaalam-alam dun sa kailangan sa trabaho. This career shifter may portfolio. He has proven that he can do the work. And he understands the technology needed. Or yung technology na ginagamit namin. So, unahin ko na itong si career shifter. Diba? Mas bias aside, ah, kasi career shifter ako eh. Bias aside, no? Skill for skill, kukunin ko na si career shifter. Oo, may mga kakulangan siya in terms of computer science concepts, sabi natin algorithms, but come on, algorithms, data structures, how often do you encounter those every day sa trabaho? I mean, that's very, very madalang. Very rare. Actually, ako, na-encounter ko siya the first few months lang rin itong 2022 eh. But for the longest time, never ko naman nagagamit. And besides,
you know, kung kailangan talaga, that knowledge can be taught, or it also can be learned on the job. Ano yun eh? Learn as needed, you know? Learn as needed basis siya. Pagka hindi pa kailangan, so doon lang muna tayo sa ano, crud lang muna, di ba? Ganun na ano. Siyempre, depende pa rin niyan sa ano, depende rin niyan sa particular field, sa IT. Kunwari, ano ka, bumubuo ka ng, you know, data science library, di ba? Nag-author ka ng data science library, open source. Of course, kailangan mo ng, ano yan, kailangan alam mo yung mga algorithms na yan. Pero kung user ka lang, you know, engineers, ano eh, apply those concepts eh, hindi naman sila yung bumubuo niyan eh. So if you're on the application side, you apply those concepts, most likely, you know, di mo na kailangan ano, taga gamit ka na lang ng mga library na yan. Hindi na ikaw yung bubuo ng mga algorithms behind that library. So in software development, halos ganun ano eh, most of the jobs ganun eh, application eh. Application lang, no? you rarely do, you know, you rarely build your own algorithms at work. No? Gagamit ka na lang ng binuo ng iba. Of course, maganda pagka alam mo yan, syempre. But, you know, nalalayo na ako eh, di ba? As opposed to someone na, ano, di ba? Na college graduate na wala yung skills, ititrain mo pa. Aantayin mo pa. Eh, yung training, gagastosan mo pa yan eh. So, doon ka na sa, ano na, di mo na kailangan masyadong i-train. No? Job ready na agad. Sabak na agad yan. Magko-commit na agad sa git yan. Diba? First 2 weeks, makapag-release na agad sa production ng feature or bug fix. Tapos, lalo na pagka junior, iyaano mo na lang. I-mentor mo na lang. Diba? Kailangan, may kakulungan siya sa logic or ano. Algorithmic thinking, doon papasok yung senior para turuan siya, di ba? So, yun. Yun nga. As a college graduate, no, don't expect that the world will, ano, will hand everything to you na entitled ka na. The world doesn't work that way. You know? Kaya may advantage din talaga yung career shifter kasi pinurso nila yung ano yung kailangan ng industry. Pinpoint focused at walang mga inaaral na mga hindi kailangan. O ano lang talaga yung bare minimum para makapasok sa tech. And a little above, you know, bare minimum. As opposed to someone who has ano, a degree na ang daming inaaral na concepts, not everything is needed, no, in the workplace. Unless of course, gusto mo, no, researcher ka, no, mag PhD ka, oh, may gamit 'yan. But in sa practical sense, no, practical jobs halos wala, no. Masakit mang sabihin, oh, masakit mang marinig, ganun talaga siya eh. That's not unique naman sa tech. Kahit naman no pinanggalingan ko sa engineering, ganun din. Yung mga inaral ko, parang asan na, di ba? Dami-dami mong inaral, hindi naman lahat magagamit sa ano, parang 1% lang ng inaral mo yung magagamit mo sa day-to-day job mo. Ang pinagkaiba lang sa tech and, you know, electrical engineering, sa electrical engineering or in any other engineering profession, eh, it's regulated. No? So, kailangan talagang gumraduate ka at mag-pursue ng PRC license. Sa tech, hindi ganun. Free for all dito. No? Iba-iba man tayo ng paths. Yung iba, college graduate. Yung iba, career shifter. Whatever. Iba-iba man yung paths. Makapasok at makapasok sa tech. Basta gusto mo. You know, at dedicated ka na gawin ang lahat para makapasok sa tech. So, ayun nga.
Oo. College graduate ka, nahihirapan kang humanap ng trabaho. Ang pinakamagandang dapat naging ano doon, ang naging approach doon is bakit? At ano ba yung pwede kong gawin para mabago yung situation ko? Imbis na sinisisi mo yung iba sa situation mo na hindi ka makapasok sa mga trabaho na gusto mong applyan, gusto mong pasukan, imbis na isisi mo sa iba yan, tumingin ka sa loob mo, sa sarili mo, tanungin mo, ano ba yung ginagawa nila na hindi ko ginagawa? And why are they very effective in landing those jobs? Ba't ako hindi? Even though may diploma ako. Ibig sabihin ba nun, walang kwenta tong diploma ko? No! May kwenta pa rin yan. Siyempre, pinagdaanan mo pa rin yan. Actually, napakalaking advantage niyan if you use it right. And if you have the right kind of mindset. Yun nga, abundance mindset, and you don't see people as, you know, as opponents. Kasi, I don't think there will ever be a time na mas marami yung developers kesa dun sa trabaho. Don't think that will ever happen kasi everything is, you know, moving towards ano na eh, towards digitalization eh, lahat na eh, lalo na nung nag-pandemic, marami ang mga sa mga businesses na mulat na nako, baka maulit to, no, kailangan pala gawin ko to, i-move ko from, you know, manual processes to digitized processes. So there will always be a need for developers, and that demand will just continue to boom. So yun nga, tanungin mo nga, if you're a college graduate, ano ba? Or even if you're currently a college student, ano ba ang kailangan kong gawin? Ano ba yung ginagawa ng career shifter na hindi ko ginagawa? Kasi ito, napakalagang tip na binibigay ko sa mga college students. Even though you are an IT or computer science student, naaral mo lahat sa mga concepts na yan, think like a career shifter. What do I mean? Dapat, you know, sobrang curious mo. Sobrang curious mo, inaaral mo yung mga bagay-bagay, and you have that, ano, sobrang hunger for knowledge. Kasi ganun, ano, ito, na-observahan ko sa mga career shifter. Kasi gusto na nila tong industry na to. Talagang, yung passion nila para aralin yung mga bagay-bagay, sobrang tindi. And that dedication para aralin yung mga bagay-bagay, grabe. Hindi nila inaasa sa iba yung magiging ano nila, yung magiging landas nila, magiging, you know, yung landas na tatahakin nila. Hindi nila inaasa sa iba. Hindi tulad ng ano, di ba? Ito, masakit man talaga marinig. Hindi tulad ng mga college graduates na inaasa sa diploma yung magiging ano nila, yung magiging kapalaran. Magiging kapalaran ng kanilang career. Na porke yun nga, porke may diploma, okay na to. Lalo na sa panahon ngayon, hindi na ganun. So, think like a career shifter. No? I-supplement nyo yung mga kakulangan ng academe. No? Na, kasi, I don't think makakahabol ever ang academe sa bilis ng tech industry. Eh. So, sa ngayon pa lang ata tinuturo ang React eh. Parang for the longest time, I don't know, vanilla JavaScript or jQuery, pagka sinuwerte pa nga, di ba? Parang may mga naririnig na ako ngayon ng mga universities na nagtuturo na ng React, even Python. Pero, ano, ang tagal na ng React, parang, ano ba, 2015, 2014 ba siya? So, 7 years na, di ba? Parang ngayon pa lang nila na-realize na, oh, ituro na natin to. Matagal. So as a student, it is on you to take charge of your own fate, of your own future. Oo, ituturo yung mga ano, napaka-importante rin ng mga yan, yung mga computer science concepts.
lalo na algorithms and ano, it, you know, it helps you think like a programmer talaga, na efficient. But on the side, take charge. Aral na kayo, research na kayo, ano ba yung mga bagong ngayon na trends? Diba? Join communities, even career shifter communities. You know, treat yourself as a career shifter. Then, you know, try ka na nga, ano, kahit na hindi ka pa graduate, try ka na maghanap ng trabaho. Kasi, yun nga, a lot of these employers don't care kung gumraduate ka o ano. Basta, you have to prove that you can do the job. You know? You can even try freelancing, di ba? Sa umpisa, freelance, di ba? Pa isa-isang project lang muna, lalo na kung, you know, tambak ka sa schoolwork. Have that mindset na, you know, growth, ano man, tawag nila doon, di ba? Growth mindset na aral lang ng aral. Medyo overwhelming, oo. But ganun na ngayon eh. Unfortunately, ganun na ngayon ang mundo eh. Hindi na pwedeng iasa lang sa diploma yung mga bagay-bagay. Dati pwede. Mga bandang 80s, 90s, 70s. But today, ibang-iba na ang mundo. Grabe. Lalo na ngayon na nasa internet lahat ng knowledge. Ang dami nagtuturo ng ano, ng online courses, di ba? Kadalasan libre pa. Everyone can learn, you know, how to code, how to be a software engineer. Libre lang. And you as a student, you're at an advantage na yun nga, pwede mong kunin yung mga online resources na yan while having a formal education sa academe. Napakalakas nun. Napakasolid nun. So, that even if you, even before you graduate, job ready ka na. May gusto nang kumuha sa'yo. And that happens. No? May nakaready na agad. Before mo kumakuha yung diploma mo. And, you know, you never know. Baka nga, maisipan mo, di mo na kailangan tapusin pa yung college degree mo, but I'm not advocating for that, ha? It still depends on you. Syempre, iba-iba yung situation natin. But some people do that. Yung mga tipong, okay na ako rito, di ko na kailangan yung college degree. No? Talon na ako, may trabaho na ako. Tapos, kung ano pa yung kulang ko, aaralin ko na lang, yun nga, on a as-needed basis. No? Like what I did, I needed to learn algorithms, so kumuha ako ng mga courses on algorithms. Libre. No, Princeton pa, di ba? Sa US. Ah, US ba ang Princeton? I forgot. US ba sila or ano? US ata. Basta, isa sa mga Ivy League na school. Meron silang Algorithms 1 and Algorithms 2 on Coursera. Libre lang. Walang certificate. Di sila nagbibigay ng certificate. They're just giving that for the knowledge. It's sobrang solid nung ano nung course na yon. And from there, you know, I learned algorithms and data structures. Yun nga, solid, di ba? Parang I got Ivy League education without spending a cent. And you can also do that. As needed lang, di ba? Ngayon nag-aaral ako machine learning. Although I have plans on maybe taking a master's degree on machine learning, but I'm still thinking about it. But yeah, yun lang. Don't think of career shifters as your enemies. We need both college graduates and career shifters in tech kasi magkaibang paradigm ng thinking nila and they complement each other. Pero kung pareho ka, no, you are a college graduate with the attitude of a career shifter, yun, mas maganda yun. Solid yun. But anyway, thank you for listening to another episode of my podcast, and I'll see you again
next week.